Yes, yung mga kapuso, kapatid, kapamilya, mawali, empleyado kasimbahan. Ito ay charger ng laptop. Meron din mga charger ng cellphone at iba pang equipment. Pero tuturo ko sa inyo sa pamagitan ng aking DIY kung paano ito preparein. Ngayon na sinimulan ito na. Kaya lang kailangan magbigay tayo ng konting knowledge para sa inyo. Itong adapter na ito ay meron siyang rubberized sa dulo na protection para kung palaging nakasaksak at nabebend ginagamit mo ay hindi agad siya titigas at masisira. Ang most common problem or trouble nito ay kapag ka ang dulo nito ay nagkaroon ng bend at ginagamit mo titigas yung ano niya, yung kuryente hanggang sa mag-init, magsisimula na siyang masunog. Kung hindi mo man mapapansin, bubukol lang siya, pero pag tinuis mo siya ng paganyan, malalaman mo na meron siyang bali. So, para malaman natin kung paano siya i-test, syempre gagamit tayo ng voltmeter tester. So, R times 1 or R times 10. So, isasaksak mo to directly sa AC, alternating current. At yung dulo nito, ang side nito ay ground. Ang inner niya ay positive. So, itetest mo dun kung may output. Pag walang output, kung ano yung equivalent voltage nito, dapat yun ang lumabas. Pero kung walang output, paano mo siya itetest? Siyempre, i-unplug mo yung ano, yung adapter at saka mo siya tetest ng continuity R times 1. So, paano siya itest? Kukunin mo yung tip ng adapter at yung dulo nito, kukunin mo kung may continuity, kung AC plug siya. Ngayon, kung adapter naman siya, nakatulad ng laptop, cellphone charger, sa ngayon, napakamahal ng ganito, nasa 1,500 megit. So, ang gagawin mo lang naman, mula doon sa pinaka-bended niya, na wire niya, ay ikakat mo siya, yung insulator niya, para makita mo kung mayroong putol. Example, ito ay kinat ko na po. Pagkakat ko, meron na siyang putol. Ayan, meron na siyang putol. Ito yung itsura niya. Makikita nyo, yung pinagputulan ay sunog. Tapos yung kabila ay sunog din. Tapos yung positive side niya, ito, ay meron marka ng sunog. Ibig sabihin, nandito lang ang trouble mula dito sa mekanismo ng yung alternating current to direct current mula rito sa adapter. So, ang gagawin natin dyan ay, syempre, naputol siya, pagdudugtungin na lang natin. So, ang ground niya, most common ay yung walang insulator. At yung may insulator ay positive. So, makikita nyo putol. Kung meron kayong soldering iron at soldering lead, pwede nyo siyang idugtong. Ngayon, kung wala naman, pwede nyo naman idugtong ng pigtail type. Sample ganyan. Titwist nyo lang yung dulo. Pigtail nyo lang siya. Yan. Ngayon, itong red positive, red dito sa may dulo ng socket ng adapter, ng female socket niya. Maari mo siya rin i-test sa pamamagitan ng pag-check ng continuity. Tusukan mo yung part na merong itim. Yung part na merong itim, tusukan mo lang aspile o karayom. Then, kumuha ka ng voltmeter tester.
Tsaka mo i-test yung dulot-dulo na para makakuha ka ng continuity. So, mahalaga na malaman natin kung meron siyang open pa rin sa in-between ng endpoint ng wire. Yan. Paano natin siya ng continuity test? So, pagkakuha mo ng continuity test, nag-full deflection yung tester mo from R-time is 1, from left to the right, full deflection. Ibig sabihin, good yung wire mo. Pero kung di siya nag-deflect, ibig sabihin, open yung wire mo. So, dahil wala tayong pambili, DIY muna tayo. Ito yung ating way ng ating belt tightening. So, at least nakatipid ka na, na-practice mo pa yung pinag-aralan. Yun lang. Maraming salamat po. So, para ma-check natin yung continuity ng ating wire kung open, nasa R times 1 or R times 10 ka. So, ito yung dulong point ng positive ng adapter at ito yung wire. So, sa positive siya nakatusok yung aspile. Yan. Para lang may sumuot na pang contact. Tapos ito naman nakatusok dito sa may part ng meron sunog na wire. Titingnan natin kung putol siya. Sabihin, nag full deflection siya, buo yung wire. Para makasiguro tayo, test natin sa labas noong sunog yung needle, and then same position pa rin sa test rod. Yan. Ay sabihin, buo rin siya. Test ulit natin siya. So, ibig sabihin, buo siya mula doon sa pinaka socket ng adapter dahil pumalo siya sa continuity test. Ngayon, ito yung naputol na nasunog. So, ibig sabihin, kung yan ang naputol, yan lang ang idudugtong natin. Pwede siyang hinangin, pwede siyang pigtail type. Ganun nyo lang po kung wala kayong panghinang, and then tapean nyo na po. Tapos na tayo sa positive good na siya. Ang kukuhanin naman natin ay yung ground ng ating socket ng adapter ng laptop para malaman natin kung walang putol in between. Sa pamamagitan din ng continuity test kung open siya. Okay, ibig sabihin, nag-pull deflection siya from the pointer to the zero point. Ayan. Sabihin, good siya. So, ito yung pinagmulan ng sira. So, kadalasan, kung may adapter kayo, i-observe nyo lang. Dito yan nasisira sa pinaka, sabihin natin mango o yung pinakapuluhan. Pag natumigas siya, pinasukan siya ng kuryente, habang nagiinit, nakabali siya, nagtutuloy-tuloy na yung ano niya, putol. So, ito lang ang ihihinang natin, yung open na yan. Nakikita niyo yung open na yan. Yung open grounding na yan, or negative side ng adapter. So, pinat na natin, pinuto na natin siya. Pagdudugtungin naman natin dahil na-trace na natin yung open wire sa adapter. Pero bago yun, lagyan natin ng panibagong insulator. Ayan. Pwede yung spaghetti insulator o pwedeng
yung balat ng insulator ng telephone wire. Kaya napagdutong natin yung napagtugtong na natin yung positive. Ganun naman natin yung negative. Ayan. Ayan, hihilang na po natin para siguradong hindi siya makalas. Lagyan natin siya ng tape. Para hindi siya kumontak sa may ground wire. Lagyan natin siya ng tape. Naman ang hinihilang natin ay yung ground wire. Paligan din natin siya ng tape sa pagitan. Ayan, meron tayong tape na pinasok. Ayan. Para iwas short nakakontak. Insulator ng electric tape. Dahil nakatape na siya, i-tape natin siya na magkadikit. Okay na, gawa na. Yung tapos sa kapatid kapamilya, dahil tapos na tayo, tetest natin ang DC output. Nasa range 50 DC volts siya sa ating voltometer tester. Ito yung positive niya. Palitan ko ng pula para sigurado.
So ito yung aspile, susundot natin sa positive. Yan. Nilagay natin lang siya sa range ng 50. At ito yung ground test rod. Lagay natin sa ground. Ayan. Nasa ground siya. Tapos i-test natin yung protection niya. Ayun, pumalo na. Ibig sabihin, buo na yung laptop charger ng aking anak. Ayan. So, kung sa 50 siya, nasa pagitan siya ng yung tawag na okay naman natin siya sa range na 10 para sigurado makita natin kung ilang voltage output niya. Dahil sagot siya, okay natin sa 50 range. Mapalo siya ng 50, mapalo siya ng nasa 18 volts. Mapalo ng 18 volts. Ayan. Dahil ang bilang niya ay ito, ang bilang niya ay 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Kaya ang output ng adapter ay DC direct current adapter ay 18 volts. Yan, almost nasa 20 siya. Okay, good na siya. Nakasave na ako ng 1,000 to 1,500 para sa pagbili ng laptop charger. Thank you sa panonood at makakatulong po ito sa inyo, panoorin nyo.